mga values at mga rules pa na essential sa kanyang paglaki. So it's really finding that balance. Kailan ang laro, kailan ang panahon para matuto, diba? Kailan yung pag-enjoy, kailan yung mga ganun ba. Pero if spoiler ka, between you and Marian, sino ang masarap? Hindi ko alam. Hindi ko masarap. Ikaw. Mas ikaw. Ako, hindi ko alam. Kasi basta, sinisiguro namin na. Basta yung oras yung mahalaga nila. No, congrats ha. Galing mo din sa student area. Kasunod. Kasi pag pinag-usapan na talaga na, nakausap ka na ba? Sabi na next month project yung mga partner mo si Pai. Sa totoo lang, wala pa kung ano pa sinasabi sa iyo. Pero, nung narinig ko yung gano'ng balita, siyempre, nakakatuwa ka, I'm very humbled na kung sino man ang gumawa ng balita mo, na-consider ako. Pero hindi ka totoo man o hindi. Hindi ka pa kinakamusta. Wala pa. So wala pa nga mo. So far, sa amazing earth ka muna. Sa ngayon. Oo. So, and then, anong tatlong amazing na bagay na tumating sa buhay mo? Hindi mo ka muna. Siyempre, nandiyan si Maria. Nandiyan si Xenia. At yung pag-aalaga sa akin ng mga ko. Kasi, yun, konektado lahat yun. Kasi kung hindi nila... Family talaga. Oo, kung hindi nila ako nabigyan ng tamang mga values ng mga kaya. Hindi siguro ako na makakapasok sa ganitong trabaho. Hindi ko makikilala yung mga pangasawa. Hindi ako magkakaroon ng anak. So yun yung tatlong ano talaga, pinakamahalaga. Na siguro kung tinanong mo lang dalawa, may hirapan ako sa ito yun. Pero yung tatlo yung pinakamahalaga. And later, para may meeting ka na, soap na ba yung gagawin mo? Yung pag-usapan niya with the executive? Iba pa yun. Pero meron na meron akong gagawin this season. Definitely this year. So, I think we're going to focus on this event. So, before the end of the year, meron na ba? Meron. Alam mo, depende kasi sa gusto ng movement. Meron na tayong ways of determining what the people want. As entertainers, kumbaga, hindi ko naman masyado ng mantra na kailangan ko seryosohin. So, sinabi ko, drama lahat dapat drama. Ako, mas gusto ko ano yung magpapasaya ng tao. Pero dito sa bago mo ng show, ano to? Mas lamang ba drama? Iba yung situation ngayon because there are so many platforms. We have the digital platform, we have our own means of creating films, nandiyan ang cellphone. So parang yung expression ba of our artistry, hindi lang siya limited into television. So kaya rin siguro sa atin sabi ko na kung sa television, ayoko naman kung ano yung gusto ko lang yun ang gagawin. Kung hindi ko ano yung gusto ng tao, yun yung gagawin. Pero mahalaga rin that you always have outlets. Kailangan may outlets ka. Kasi parang, for example, I want to tell stories. Pwede ko naman sasabihin through social media ka. Pwede ko sabihin to Amazing Earth. Diba? And if I want to perform and bring into life a character, gagawa ko ng pelikula. Kung gusto ko naman na teleserye and then yung TV. So, iba-iba siya. So, it's important to have a variety of platforms. Yung nalag-issue sa'yo, like, personally, or yung mga depression, dahil sa sa'yo, yung mga sobrang pressure sa'yo? Issue, ano siya? It's something that we should always be conscious about. Ano siya? It's something that happens. It's something that we should not dismiss. And kailangan bantayan natin. Pero hindi ibig sabihin na pag nangyari, yun na yung katapusan. So, pinakailangan pa natin yun. Pero don't never ka pang na-burn out sa buong... Meron. Nagkaroon na rin. Siyempre. Meron yan. Kapag mangyari yun, siguraduhin mo na yung mga kasama mong tao, matutulungan ka. Kasi siyempre, nanandyan sila. Nanandyan sa'yo. Dahil kung hindi, yun yung magiging umpisa ng kayo, ng pag-breakdown.
Pag nag-breakdown ka, medyo magiging mahirap yan para makabalik ka sa makapaga to bring you back in charge. Nag-breakdown ka ba? Ganun. So, paano mo na nalagpasan yun? Maswerte ko dahil si yung manager ko nandyan, yung mga kaibigan ko, na kinakailangan kasi marating mo yun. Kinakailangan ma-experience mo ang breakdown para ma-appreciate mo ang isang breakthrough. Otherwise, magiging meaningless siya dahil kung puro magaganda ang nangyayari, hindi mo nag-gauge ang pagkakaiba ng if you reach rock bottom. So, something like that. And when that time comes, just make sure that you have people around you na tutulong sa'yo, nagagabay sa'yo, na mag-inspire sa'yo, nahihila sa'yo pabalik. Yun lang. Pero sa ngayon, sa nangyayari sa buhay mo, parang malayo na, no? Hindi naman nangyayari, aabot sa'yo. Hindi, lahat pwedeng mangyayari. Lahat talaga. Lahat so, pwedeng mangyayari. Ako kasi yung paniniwala ko na lahat ng ito eh bahagi ng isang proseso na ako ay natututo pa rin. I'm still part of an evolving process. Na wala namang sigurado, walang simple, walang mahirap, pero magkakaroon ng mga pagsusunod. You just have to be prepared.